Nagsimula sina Kay Abad at Paul Jake bilang magkaibigan bago sila nag-ibigan. Masasabing isa sila sa mga perfect match na couple sa showbiz. Paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? Sa videong ito ay ating alamin ang journey ng relasyon nina Paul Jake at Kay. The Philippine Showbiz List presents Paul Jake Castillo and Kay Abad Love Story, A Relationship Timeline. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. 2010 ang makilala ni Kay si Paul Jake. May 2014 nang aminin ni Kay ang nabubuong relationship nila ni Paul Jake. Dahil sa isang lumabas na photo ni na Kay at Paul Jake sa social media na magkasama at sweet na sweet sa isa't isa sa isang beach resort, maraming lumabas na mga balita na may special na namamagitan raw sa kanilang dalawa. Nang panahon na ito, ang huling karelasyon ni Kay ay ang aktor na si Gucci Lorenzana at si Melissa Ricks naman ang last na girlfriend ni Paul Jake. Nang ma-interview si Kay, hindi niya dinideny at agad na kinumpirma ang tungkol sa relasyon nga nila ni Paul Jake. Ang photo raw ay kuha sa Cebu kung saan raw nagkakilala ang kanyang mga magulang at pamilya ni Paul Jake. Sa tanong kung bakit nagustuhan niya si Paul Jake, sagot ni Kay na matagal na niyang kaibigan si Paul Jake at nakita na niya raw ang parehong negatibo at positibong ugali ng binata. Kinain raw ni Kay yung sinabi niya sa mga kaibigan niya before na di sila pwede ni Paul Jake. Friendship lang talaga nung una. July 2014, pinabulaan na ni Paul Jake ang usap-usapang nagkaroon ng overlap sa relasyon niya sa kanyang ex-girlfriend na si Melissa Ricks at sa current girlfriend niyang si Kay. Naipakilala na rin daw ni Paul Jake si Kay sa pamilya niya sa Cebu. At ang reaksyon ng family ni Paul Jake ay sana raw ay magkatuluyan na sila dahil that's what every parents hope para sa kanilang anak. At nakikita raw ni Paul Jake ang kanyang future kasama si Kay, ngunit sabi ni Paul Jake na ang kanilang relationship is still fresh. February 2015, maraming nakapansin na mas open si Kay noon sa kanyang pakikipagrelasyon at hindi kagaya sa kanyang mga nakarelasyon noong una nang naging boyfriend niya si Paul Jake, nagpapa-interview na si Kay lalo na sa mga tanong about sa kanilang relasyon. Nagkaroon rin ng Valentine's surprise si Paul Jake kay Kay nang shinare ni Kay ang sorpresa ni Paul Jake noong Valentine's Day ng 2015 kung saan pinuntahan siya ng aktor sa taping niya ng Two Wives sa Bulacan na may dalang flowers, balloons at chocolates. Nang tinanong siya ng panahon na yun kung para sa kanya si Paul Jake na kaya ang lalaking makakatuluyan niya, sagot ni Kay ay sana at matanda na raw siya kung magbo-boyfriend pa siya ulit. Aminado naman si Kay na nakita na niya kay Paul Jake ang lalaking gusto niyang pakasalan. Sinabi pa ni Kay na nakita ko na rin yung tao, ngayon ko na na-feel na ready na ako. At kung magpo-propose man daw si Paul Jake sa kanya, okay na rin siya. July 2015, sa isang awards night na dinaluhan nila, tinanong ang dalawa sa balak nilang kasal. Sinabi nila na kung mangyari man yon, gusto sana nila Paul Jake at Kay na intimate ang maging wedding nila. Ayaw raw sana ni Paul Jake ang isang really big wedding. Pero syempre, dahil madami siyang kaibigan, si Kay marami rin kaibigan, kaya sinabi ni Paul Jake na baka magiging big wedding talaga ang mangyayari. Sa parte naman ni Kay, ever since, mas gusto niya ang intimate wedding lang, yung closest friends lang talaga at family. Para sa kanilang dream wedding, dinetalye ni Kay na isang church and simple lang talaga. Kahit ang gown, simple lang, maraming flowers, yung very elegant but simple lang. At approved naman ito kay Paul Jake. May 2016, si Kay na 34 years old noon ay na-engage sa kanyang boyfriend na si Paul Jake na 31. Base sa Instagram video ng komedya na si Pooh, si Paul Jake ay nag-propose sa mismong birthday ng aktres noong May 17 at kanyang girlfriend na 2 taon sa Bellevue Hotel sa Phelan West Alabang. Ang engagement nila ay nasaksihan ng mga pamilya ng dalawa at mga malapit na mga kaibigan. May shinery ng kaibigan nila na si Nikki Valdez at Camille Prats sa special moment nila sa kanilang mga Instagram accounts. 2 araw matapos ang proposal sa kanilang mga Instagram account, pinasalamatan ng kapamilya actress at ni Paul Jake ang lahat na nakibahagi sa special na okasyon, ang mga pamilya at mga kaibigan nila. May 2016, nang mag-guest na Kay at Paul Jake sa ABS-CBN Morning Talk Show na Magandang Buhay. Sinabi ng dalawa na hindi pa raw sila nakakapili ng wedding date dahil kumukonsulta pa sila sa feng shui expert tungkol dito. At kung sa dates, sinabi ni Paul Jake na para sa kanya bride thing na ang pagpili ng wedding date. At sabi ni Kay na
ayaw raw talagang tumulong ni Paul Jake sa bagay na ito. Hiningan nila Carla Estrada, Jolina Magdangal at Melly Cantiveros ang dalawa ng pasample ng kanilang wedding vows. Ayon kay Kay, "Hindi ko mapapromise na magiging perfect ang mga susunod na araw, but I will try my best na maging masaya at maayos and I'll be more patient." And yon, ingat. Ayon naman kay Paul Jake, "I know things won't be easy, but this is gonna be a first for us, and hopefully it will be the last. Life won't be always happy. Syempre may small bumps dyan along the way, challenges. I know in every challenge, we'll get to it together. I promise that I will take care of you hanggang sa dulo. I promise you that we will have a happy family." October 2016, pinakita ni Kay sa kanyang post ang isang snippet ng kanilang engagement session. Parang ang dalawa ay mga bida ng isang Mexican film na may hasyenda sa kanilang background. Ang dalawa ay inanunsyo na nakaset ng kanilang kasal sa December 2016. Bridal shower. Para sa bridal shower ni Kay, nagkaroon sila ng intimate beauty salon session kasama ang malapit niyang mga kaibigan. Ang celebrity hairstylist na si Jing Moniz ang nag-host ng private event na dinaluhan ng mga kaibigan ni Kay, gaya nila Diana Zubiri Smith, Camille Pratt at Nika Martinez Garcia. The wedding. Si Kay at Paul Jake ay kinasal noong December 9, 2016. Ang couple ay na-exchange ng I do sa isang Catholic wedding ceremony na ginanap sa San Pedro Calungsod Chapel sa Cebu. Ang groom ay pumasok sa venue habang pinapatugtog ang background music na Viva La Vida ng Coldplay. At sa bridal march ni Kay ay Yellow ng Coldplay ang pinapatugtog habang naglalakad papuntang aisle. Habang papalapit kay Paul Jake, makikitang mangiyak-ngiyak si Kay habang binabati ni Paul Jake ang parents ni Kay bago magsimula ang seremonyas. Pagkatapos ng dalawang araw, sina Kay at Paul Jake ang nag-beach getaway for their honeymoon. Dinala ni Paul Jake ang kanyang asawa sa White Sand Mundong Sandbar sa Bagong Banwa, Tubigan, Bohol. Ngunit, they didn't go alone. Nag-enjoy ang couple kasama ang ilang miyembro ng kanilang pamilya at malapit na kaibigan. Bilang bagong may bahay ni Paul Jake, ay nag-desisyon si Kay na tumira sa Cebu kasama ang kanyang asawa. July 2017, shinare ng 35 years old na si Kay noong July 13, 2017 sa Instagram ang isang good news na siya ay magiging isang nang mommy. 6 na buwan pagkatapos ng kanilang grand wedding, nag-upload si Kay ng sonogram ng first baby nila na kanyang husband na si Paul Jake. October 2017, ni-reveal nilang dalawa sa kanilang family and friends na they are expecting a baby. Masaya raw si Kay na baby boy ang una nilang baby, while si Paul Jake naman ay gusto ng isang girl dahil feeling raw niya na mas responsable kapag babae. Nang tinanong sila kung ilang anak ang pinaplano nila na magkaroon, sagot ni Kay na gusto raw niya ng dalawa at si Paul Jake naman raw ay tatlo kasi parang bitin daw kapag dalawa lang. Para raw ang isang anak nila ay magiging referee ng dalawa. December 22, 2017, ang 35-year-old actress ay winelcome ang kanilang anak na lalaki sa araw na nagkataon na birthday rin ni Paul Jake. In-update ni Kay ang kanyang mga Instagram followers kasama ang kanilang unang family photo pagkatapos ng kanyang successful delivery sa undisclosed hospital sa Manila. Bininyagan ang kanilang anak na si Pio Joaquin noong March 28, 2018. February 27, 2021, shinare ni Kay na buntis siya sa pangalawang baby nila na kanyang asawa na si Paul Jake. Ang 38 years old actress ay inanunsyo ang magandang balita via her Instagram post noong February 27. Pinakita niya ang isang picture ng kanyang panganay na anak na si Pio Joaquin na 3 taong gulang habang nakahawak sa copy ng kanyang sonogram. Pag-describe ni Kay sa reaksyon ni Pio sa kanyang pregnancy, nilagay ni Kay sa caption na, "Yay, I'm going to be a kuya." Maraming congratulatory messages galing sa celebrity friends ni Kay ang bumuhos pagkatapos na kanyang announcement. Kahit ang ex-boyfriend ni Kay na si Chito Miranda ay nag-congratulate kay Kay at Paul Jake. April 2021, noong April 7, 2021, ang celebrity mom ay nag-upload ng video ng kanilang baby's gender reveal kasama ang kanilang mga closest friends at family sa kanilang bahay sa Cebu City sa Instagram. Sa video, makikita na masayang-masaya ang dalawa nang malaman nila na ang kanilang second baby ay isang lalaki. Napuno rin ng congratulatory messages galing sa kanilang mga celebrity friends at blue hearts ang comments section. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!